Hello mga katoma, magdadala tayo ng merienda sa ating mga magkukupras. Dala tayong soft drinks kasi may itang panahon. Pinakamasarap na merienda yung soft drinks at tinapay, magkatama yan. Lakad na naman tayo sa sukalan. Dito mga katuma, dapat pag naglalakad ka sa mga ganitong lugar, laging nakatingin sa daan at baka matapakan ni cobra. May ilan na rin sa aming mga na disgrasya ng cobra. Huwag kang habol. And almost 2 years ago, yung uncle ko, sino mang palad na natuklaw siya ng cobra. And sadly, hindi siya nakasurvive. Kasi ang katotohanan dito sa probinsya, walang mga anti-venom. Kung mayroon lang sana mga anti-venom sa mga ospital, sa mga probinsya, at least mababawasan yung casualties o fatalities ng mga nakakagat ng mga makamandag na ahas. Pero real talk, real life, wala pong mga available na anti-venom. So kapag nakagat ka ng cobra at hindi nagawa ng paraan, hindi kinaya ng mga traditional na paraan ng pagtatanggal ng venom o ng kamandag, goodbye Philippines. Wala kang gagawin kundi hintayin na lang yung oras. Yun talaga yung katotohanan. So lagi tayong naka boots, lagi tayong naka bota para sa ating kaligtasan. And hindi na kaya sabihin na may phobia tayo sa mga ahas. Kasi kinakailangan talaga natin magkaroon ng takot sa mga ahas para maging maingat tayo. Ganda na ng daan, no? Ganda sana ito kung dire-diretso na doon hanggang sa dulo. Ayan, may mga ilang kabahay na rin dito sa ating karatig. Ito, simula dito sa atin na ito. Ayan, nag-spray nga pala sila dito ng pamatay damo. Kaya makita nyo brown yung mga damo sa loob. Sobrang init. hindi po yan dahil sa sobrang init. Dahil yan sa pamatay damo. Ay, ito pa lang sila, oh. Ay, batak sila. Ano ka? Ba, tibay na mangaw ito. Maka libre tayo ng mura dyan. Go! Gagawa mo din yan! Ayos yan! Ang ganda pala ng pwesto mo dyan, eh! Nung isang uwi ko wala pa dito! Nung isang uwi ko wala pa! Oo! Oh.
Oo. Ganito lang po ang tamang pagdaan sa bakod. Nong manabit. Aruy. Nanabit na nga. Aruy. Ay. Go, nandiyan yung ahas. Yan. Oh, merienda. Gusto nyo ga? Gusto nyo? Gusto nyo mag-merienda? Ha? Mamaya, magdadala ako. Pagbalik ko mamaya at tanghali. Kahapon. Ha? Eh ano, napatagay kagabi kaya lambutin. Napasarap ang tagay, nasubrahan. Yung isang katoma nga hindi pa makabangon hanggang ngayon, lalo malambot yun. Doon tayo magtitipon-tipon mga katomas sa ano. Doon sa may tolda na yun. Doon sila nagtatapas o nagbabalat ng yog. Doon nila yung ipon. Malapit kasi sa kalsada. Para ipapark lang yung truck doon sa gilid. Madali nang ikarga yung mga niyog. Bihira na kasi dito sa amin yung kukupras. Lugi kasi. Mahahabang proseso tapos. Halos parehas lang yung ganansya. So, pinakamabilis. Kawit. Tapas. At papick up sa truck. Ayan. Sa ngayon, hindi masyadong kasukalan yung ating nyugan. Patuloy naman ang ating maintenance dito. Patuloy ang ating pagpapatabas, pagpapalinis. Pag medyo tumataas-taas na yung mga damo. It's either natabas or spray. Para hindi nakakatakot pag ganito nangangawit o nagkukupras. Kasi pag masyadong madawag, eh, may ahas na hindi ko pa nakikita. Yan yung pinakadelikado. Saka maraming naiiwanang niyog kapag masukal yung pinagkakawitan na hindi nakikita pag tumatalsik mula sa puno, hindi na nakikita. Ayan, may mga nangangawit doon. Dito naman, dito iniipon yung niyog, dito binubuntun, tapos dito na tinatapasan. Kasi yung kalsada, ito lang, katabing katabi lang. Bakod lang ang pagitan. Barangay road na yan. And mula rito, barangay hall siguro, mga 500 meters. 400 to 500 meters yan. Yung kalsada niya hanggang doon. Diretso yan, tagos yan ng ano, tumpok niya ng barangay hall. So, okay naman yung ating nakuhang pwesto. Maganda naman. Dahil accessible naman sa mga sasakyan. Kapatid, balita. Yan. Ganyan lang po ang pagtatapas ng nyog. Napakasimple kapag pinapanood. Pero pag kayo na yung trumabaho nyan, sa tindi ng init ng mga panahong ito,
Ewan ko lang kung kaya niyang tagalan maghapon. Ngayon mga katoma, oh, ang mga susunod na pangangawit sigurado, oh, marami nang maibababang niyog. Ayan, ang ganda ng mga kasunod. Halos puno yung mga buwigan, oh. Ganda. Yung nakaraan kasi medyo mahina, eh, matumal. Ayan. Babawi tayo sa mga susunod na mga buwan. Every 45 days yung ano natin dito pag bababa ng niyog. Tama ba? 45 days ano? Oh, less than 2 months. Basta more or less. Less than 2 months. Kailangan regular yun para regular din yung pagbunga ng niyog. Ayan. So, ang ganda ng niyugan kapag pangita yung mga tao. Ayan yung mga ano. Ano to? Kasuriko? Ah, kasuriko ono. Nagayos sila ng ano, linyada dyan sa unahan. So, ayan mga katoma. Talagang tabing-tabi tayo ng kalsada. Napakaganda ng ating pwestong ito. At ayun yung ating kuprasan na halos hindi naman nagagamit kasi nga hindi na kinukupras ang niyog dito. Bihira na nagkukupras. Kasi nga lugi. Mahabang trabaho, mahabang proseso. Araw ang binibilang. Tapos maliit naman ang presyo, mababa ang presyo ng kupras. So, minus trabaho, kahit mababa rin yung kilo ng buo ng niyog, at least hindi naman time consuming yung ano, pag binuo mo yung niyog, pag buong ibinibinta. So, kakonti yung lugi. Although lugi pa rin kasi mababa talaga eh, mababa yung presyo ng mga produktong tungkol sa niyog. Pero wala tayong magagawa, yun ang kalakaran. So, pagtiisa natin. At least, kumikita tayo kahit papano. Ayan, yung mga naipong nyog. Yan lahat yan ibababa. Isa pa rin pinakamahalagang hayop dito sa amin. Yung kalabaw. Kung sa ibang lugar ay kabayo, dito sa amin kalabaw. Bihira dito yung gumagamit ng kabayo. Pero parting Laguna, puro kabayo. Kasi mga ano doon, mga dalisdis o matatarik yung mga daan. Mahihirapan ang kalabaw doon. So, kabayo ang gamit nila. Dito sa amin, mga pantay naman, kalabaw ang talagang tamang-tamang hayop na katulong sa mga gawaing bukid. Sa pag-araro, ayan, talagang napakainam ng kalabaw. Although may ibang gumagamit ng baka, pero bihira-bihira. Mostly kalabaw talaga, lalo sa mga tubigan. Open mo yung ating dalang merienda. Ay, may merna. Oo. Doble-doble yung balutan, ha? Nagulay ka lang, kaalangan, bit-bit ka lang yung bigit-bigit. Tabalik magdadala tayo ng niyog. Tinapay at soft drinks. Siyempre kasali tayo diyan. Mahirap maglakad. You
Mga katoma, binalikan natin ating mga kasama dito sa Niugan. At nagdala na tayo ng mas marami ngayon. May manok. May kahon. May litro. May gin. May soft drinks. At tinapay. Kompleto na yung tudumax mga katoma. Oh, kala yung okay nagbibiro. Gorgeous.